Mapapasko, bagong taon, birthdays at kahit na nga iba pang okasyon gaya na lamang ng nalalapit na Valentine's Day, hindi nawawala ang paborito nating panghimagas na cake. Na madalas yan, makulay at syempre matamis. May iba't ibang flavors pa yan. Ha? Ako, paborito ko, cheesecake. Burnt bash to be exact. Buti ikaw ba? Lang, meron tayong ganyan. Ano? Sa akin naman mga ice cream cake. Ice cream cake. Oo. Eh, birthday mo kahapon eh. Oh, yun na. Kaya naman, nagdala po tayo ng mga cake dito sa studio. Ang mga trending o mga nauusong cake ngayon na swak panghanda at pangregalo, pag-usapan natin. At para gawing extra sweet ang ating morning, kasama po natin ngayon ang viral chef at food technologist na si Krisha Ira Palma. Chef Krisha, good morning! Hi, magandang umaga! Good morning po! Oo, unang-una, no, nakakatuwa naman na dami mong dalang cake, talagang trending yan ngayon. Oh, yes. Pero yung cake na hindi pinapahid, yung cake na kinakain. Kinakain. Oh. Dapat naman ang cake, kinakain talaga. Oo, tama naman. So, 2023, ano nga ba yung mga nauusong cake ngayon? Okay, simulan na po natin sa comic cake. So, ito yung mga cakes na napapanood natin sa mga Disney, no? Yung mga Tom and Jerry. So, ito yung mga itsura nyo na pagtitignan mo, parang two-dimensional. So yun, ang next po is pero, yung... Pero wait, teka lang muna, dito muna tayo. Totoong cake ba yan? Parang drawing-drawing siya, eh, no? Nilagyan lang natin ang outline na black para parang magmukha siyang drawing. So maraming klase. Oo. Yes, iba-iba po design. May option din yan na pwede siya maging edible. Yes, actually edible po siya. Supposedly edible siya, pero itong sample natin, ginawa natin ng dummy cake. So yung dummy cake naman po, ito yung pang-substitute natin para maging less ang amount ng ating cakes. Parang fake cakes yung yes, tawag. Yes, parang fake cakes. Ng fake cake. Yes po. Ngayon po kasi, lalo na ngayon, medyo mas mahal ang bilihin. So nagre-resort po kami sa dayain natin. Okay. So kaya naman po namin yung i-magic. So pwede pong itong top lang ang edible, tapos the rest ay styrofoam. Okay lang. Mahal na itlog ngayon. Wala na pong nakakaalam kung may fake yan. Tama. Magkano yan ganyan? Halimbawa yung comic cake. So pag po fondant, medyo pricey siya kasi mahirap siyang gawin. So mag-start po ng mga, siguro mga 9,800. Pwede na pag all edible. Teka lang, sa'yo ba ito nagsimula o talagang trending na yan? Trending po siya worldwide. So alam niyo po mga baker, pag may trending, ako din, may take dapat ako dyan. So ito po yung take ko ng pang-Valentine's. Pwede rin mag-request dyan, customize. Kung anong gusto mo, kuwari favorite mo si Mickey Mouse o ano. Yes, anong mabenta na design pagdating sa ganyan? Mga pastel colors lang po talaga. Kasi para po sa mga bata kadalasan yung ano, parang gusto nila, parang cartoon yung cake Little nila. Little Mermaid. Yeah, yung mga pastel colors, mga rainbow, ganyan. Mm. Tapos, ano pa yung ibang cakes natin na... So yung isa pa pong trending cake ay minimalist cake. So noon pa po ito yung mga Korean. Mm-mm. So meron lang siyang minimal na mga design. So normally mga 3 colors pwede na. So ito po din po yung pinakamura. So tota, kasi minimal lang din po yung effort ng baker. So yung mga 4 inches po pwede po mag-start na ng 180 pesos. Mm-hmm. Okay. Pwede ng pangregalo po. Mm-hmm. 4 inches. So siguro mga ganito. Ano naman yung laman noon? Any cake po. Pwede pong moist cake or fluffy cake, cheesecake. Hindi, iba yun. Medyo price mo ng konti. Itong nasa harapan mo, ano itong mga to? So, ito po yung aming bestseller ng Cupcakes by Krisha. So, ito yung moist chocolate ganache, red velvet cream cheese, and carrot cheese po. Nag-ano ka ba? Medyo na-apektuhan yung pricing mo? Sobra po. Kasi ngayon nag-costing ako para... Wait lang, parang dumoble lahat. Talaga? Ano yung mga nagpataas itlog pa rin? Lahat po talaga. As in, from flour to sugar, eggs, as in everything po talaga, nagdumoble po siya. Pero halos. Nakakatuwa kay Krisha, eh bukod sa pagbe-bake, nagawa rin niya mag-TikTok. Yes. Nagtuturo din siya sa iba't ibang mga tao tungkol sa mga strategies. So, itong ano, pag-TikTok mo, paano mo naisip gawin yan? At ano yung madalas mong tinuturo, no, sa mga viewers mo? So, nag-start po ang TikTok nung nag-close yung shop ko because of pandemic. So sabi ko, wala akong magawa ngayon na, hindi ako mapakali. So kailangan po yung passion ko into cakes, tas baking, ay magawa ko pa rin. And na-discover ko na hindi lang po pala pagsasayaw yung pwede nating ipakita sa TikTok, kundi pati yung talent natin. So with that, ginagawa ko, nagagawa ko ng mga
cakes, tapos on the background, nag-share po ako ng mga motivational messages kasi at that time, yun po yung mga words na kailangan ko because yung pandemic medyo ang mental health natin. Marami rin actually tayong mga kasama na ginawang therapy, yung pagbe-bake. Yes. Yung ating producer, si Ate Cora, nag-bake na rin yan. May lumapit ba sa'yo? Nagsabing na-inspire sila sa'yo dahil sa pag-tiktok mo na mag-bake na rin sila. 600,000 followers diba? Yan sa TikTok. Sobrang dami po. Actually, yun po yung nagpupush sa akin pag minsan na parang hindi ka talaga wala kang feel na magtrabaho. So, yun po mga messages nila, yun talaga po yung nag-motivate din sa akin na mag-continue pa. Ano naman advice mo sa mga gustong pumasok sa baking, so, pero nag-aalanganin dahil nga nagmamahalan na yung mga bilihin? Ayan, meron po tayong mga products na pwede nating i-start. Siguro mga 3,000 pesos pwede ka na pong mag-start kasi ang isang ano pa lang yung mixer, yung hand mixer po sa mga online selling shops. Mayroon mga less than 1,000 na po. Tapos yung mga no-baked, yun po yung pwede nating ibenta kagaya ng no-baked cheesecake, mga mango graham. Kumbaga hindi mo na kailangan ng oven. Hindi na kailangan ng oven or steamer. Tsaka ano lang, halo-halo lang, ganyan, para ka lang naglalaro. Pagdating naman sa lasa, paano mag-bake ng masarap na cake? Ayan, so first po, quality ingredients and fresh ingredients. So, kailangan po alam natin yung mga pag-i-store ng cakes, lalo na yung mga raw nating ingredients, gaya ng eggs. So, kailangan... May frozen eggs, frozen diba? Frozen egg na nga, nauuso. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Safe yes, ba? Yes, pwede po. Kasi may mga pinag-aralan na po yan ngayon na pwede kahit ilang months. Talaga? Pero syempre, mas ako po, personally, gusto ko talaga yung fresh eggs. Kwentuhan mo nga kami, meron ba, ano yung pinaka-memorable piece na nagawa mo, or for you, yung pinaka-touching na nagawa mo para sa isang kliyente o natulungan? Ayan, so yung minung akong ginawang number cake for sisters, so isang 7-year-old at isang 18-year-old na mag-ate sila. So yung first namin po na usap ay customized pareho, kasi di ba parang yun po yung mga grand na mga birthday sa Pilipinas. Tapos dumating po sa araw na parang nagkaroon sila ng kulang sa financial. So parang yung ate po ba, parang nag-giveaway siya dun sa bunso. Parang sabi, akin yung pinakamura na lang po. Matuloy lang daw yung birthday. And yun po yung parang nagtatak sa akin na talaga palang ganito yung mga ate, ganito yung mga panganay. Talaga nag-giveaway po sila sa kanila mga kapatid. Kahit kung iisipin po 18th birthday niya yun. So yun po, natouch ako. Din ang sinay ko po sa TikTok, marami pong nakarelate. And yun, marami pong napaiyak din at siguro po, nararanasan din nila, lalo ng mga breadwinners po. So yun. Anong pinaka-mabenta mong okasyon sa pagbebenta ng cake? Siguro masusurprise po kayo dito. Kasi Mother's Day po talaga yung pinaka-mabenta. Yun naman. Talaga, nadaig yung Christmas, nadaig ang Valentine's Day. Wala po yan. Daig na daig. Valentine's Day, marami ba bumibili? Marami din. Meron nga po nagsa-self-love na lang. Bumibili na lang. Pwede naman. Anong advice mo sa mga kapatid natin na naghahanap ng ibang re-regalo sa Valentine's? Kasi parang ala ka naman regaluhan mo yung jowa mo ng isang buong cake, di ba? May mga maliliit lang yan, di ba? Yes, para po dun sa mga may gustong regaluhan, it's the thought that counts. So kahit po isang cupcake lang, basta po maalala tayo, di ba, ngayong Valentine's Day. Talagang... Meron ka rin nun? Yes. Nagbibenta ka rin. For as low as 50 pesos, meron ng ribbon, and pwede na po maglagay ng message. O, di ba, 50 pesos lang, pwede na. Oh, romantic gesture na yes, yun. Pasok po. Na yun. Oo. At ito na nga, no, dahil nga tayo ay nagsiselebrate nga na papalapit na... Valentine's Day. Hindi lang yun, no? Special occasions. Kailangan din natin ma-celebrate yung special occasion yesterday. That may special cake nga po tayo para sa ating co-anchor na si Jester De Los Santos. Ah, meron nga. Pagkawa kami talaga para sa ilang taong ka na ba, Jester? 30. Oo. Ito, Jester, huwag ka masyadong ma-flatter. Ayan, hindi kasi, mapapahid to. Kasi fake cake to. Joke lang. Totoo po yan. Joke lang. Totoo to. Uy, salamat. Oh, napaka-cute. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. Anong birthday wish? Birthday wish mo? Sarilinin muna natin. Privacy, no? Oo. Ang cute, napaka-cute ng pagkakagawa mo. Akala ko fake cake, pero hindi totoo to. Opo. Ang galing. Okay, sige, blow mo na yung ano mo. Okay. Okay, taga. Ah,
Hindi ko pala... Wala kang mapapahid dyan. Wala ka. Parang medyo ano tayo. Hindi naman talaga dapat pinapahid. Oo, kinakain niya. Okay. Happy birthday, salamat, Jester! Salamat, from your frontline sa Umaga family. And at salamat din sa'yo. Thank you din po. Food technologist, Chef Prisha. Saan ba kami maaaring umorder mula sa'yo at makontak ka? Yan, sa mga order po, meron kaming physical stores sa San Agustin, Ibaan, Batangas. So, everyday po kaming may available cakes. Tapos, pwede rin po kayo umorder online. Okay, kahit gaano kalaki o kaliit niyan. Yes po, kahit ano. Patunay na nagpapasaya po sa ating mga kapatid sa mga espesyal na okasyon, pati na rin po sa pang-araw-araw. Happy birthday once again. Salamat, salamat. Jester De Los Santos, thank you so much to our chef, Prisha Ira Palma.